Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga! Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinan. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyon, Pilipino. Filipino. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natititik liban kay Selyang namukad sa dibdib. Makaligtaan ko kayang dibasahin nagdaang panahon ng suyuan namin, kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. Isang mapagpalang araw sa aming masugid na mga tagapaginig mula sa ikawalong baitang. Oras na naman upang tayo ay magsama-sama para matuto at mag-enjoy. Ako ang iyong makakasama, Ginoong Redensi Andres, ang gurong gagabay sa inyo sa pagtuklas ng mga bagong kalamang paniguradong inyong kinasasabikan. Alam kong ganadong-ganado kayo, kaya batid kong nakahanda ng inyong mga kakailanganin sa araw na ito tulad ng learning activity sheet, panulat o ballpen at ang sagutang papel. Tara na, sama-sama tayong matuto habang nag-enjoy dito sa ating Eduaksyong Pilipino. Tayo na! Bago natin simulan ang paksang tatalakayin, ay atin munang sariwain ang nakalipas nating aralin. Balita ko, nag-enjoy kayong husto sa aralin. Walang duda sapagkat naipakita nga naman ninyo ang inyong pagiging aktibo at nasagutang mahusay ang mga gawain. Kaya naman, ating sagutin ang ilang mga tanong tungkol sa paggamit ng wika ng mga kabataan. Pamilyar ka ba sa mga salitang sakalam, petmalu, lodi, wale, at havey at iba pang kauri nito? Confirm! Naniniwala ka bang kakaiba o na naiiba nga ang wikang ginagamit ng mga kabataan ngayon kumpara sa mga sinaunang henerasyon? Iyan din ang sa aking opinyon, ang mga pagbabago sa paggamit ng wika o salita sa pakikipagtalastasan ay bunga na rin ng malaking impluwensya ng makabagong teknolohiya na siyang kinagigiliwan ng maraming kabataan lalo na sa inyong panahon. Nandyan ang Facebook, YouTube, TikTok at iba pang kinagigiliwan ng mga kabataan na may malaking impluwensya sa kanila. Ngunit kung ikaw ay tatanungin, ano kaya sa inyong palagay ang mga mensahe o reaksyon ng ating mga sinaunang makata? Manunulat at dalubhasa patungkol sa wikang ginagamit at tinatangkilik ng ating mga kabataan. Batid kong mayroon kayong halong-halong reaksyon. Ngunit marahil ang makakaramdam ng tuwa ang ating mga sinaunang manunulat, makata at dalubwika sapagkat patuloy na lumalago at umuusbong ang wikang Pilipino sa iba't ibang aspeto. Gayunpaman, bilang mga kabataang Pilipino na ang wikang ginagamit ay Filipino, tungkulin pa rin ninyong ingatan, payabungin, pahalagahan at pagyamanin ang ating wika. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paggamit nito ng wasto at may pagmamalaki dahil tayo ay mga Pilipinong may sariling wika, ang wikang Filipino. Hayan! Patunay lamang na inyong napagtagumpayan ang nakaraang aralin sapagkat nagiging aktibo kayo sa pagsagot sa mga ibinigay kong mga katanungan. Kaya naman, nakasisiguro akong handa na kayo para sa susunod nating aralin. Katulad ng nakaraang aralin, naniniwala akong inyong muling mapagtagumpayan ang ating mga nakahandang gawain.
sabay-sabay tayong matuto habang nag-enjoy. Kaya naman, tara at atin nang simulan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Pamilyar ka ba sa linyang ito? Talaga namang naging bukang bibig ito ng maraming kabataan. Ngunit alam mo bang si Francisco Baltasar ay may nakatagpong dilag na kanyang inibig? Ngunit tulad nga ng awitin, sila rin ay hindi itinadhana. Totoo nga, at iyan ang inyong matutunghayan ngayong araw. Kaya naman, tayo ay matuto habang nag-e-enjoy. Ngunit huwag nating kalimutan ang ating layunin, na ilalahad ang mga mahalagang pangyayari sa napakinggang aralin. Ang unang 22 saknong ay inaalay niya sa babaeng nagpatibok ng kanyang puso na si Celia, at sinasabing naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Florante at Laura. Nananabik ka na bang malaman kung ano ang nilalaman ng 22 saknong na ito? Kung gayon, pakinggang mabuti. Namnamin ang bawat salita upang mas maramdaman natin ang damdaming nangingibabaw kay Balagtas sa bahaging ito. Kung pagsaulan kong basahin ang isip, ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahagilap kayang natititik liban kay Celia'ng namukad sa dibdib. Yaong kay Celia laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan ang ikinalubong niring kapalaran sa lubhang malalim na karaditaan. Makaligtaan ko kayang dibasahin nagdaang panahon ng suyuan namin, kanyang pagsintang ginugol sa akin ay pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lumhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig, tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa dibingan bangkay ko'y maitlib. Ngayong namamanglaw sa pangungulila ang ginagawa kong pag-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaalala sa iyong laraway ninitang ginhawa. Sa larawang buhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim, ang iisang sanlang naiwan sa akin at di mananakaw pagpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansangat na iyong iyong niyapakan, sa ilog bitat hilong na mababaw yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di mamakailang mo po ng panimdim sa puno ng manggat naraanan natin, sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik sa buntong hininga ng ika'y may sakit. Imutok ko nooy inaaring langit, para iso naman ang may tulong silid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalalagyan. Binabakas ko rin sa masayang dongan yapak ng paamo sa batong tuntungan. Nagbabalik man dit parang hinahanap dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing ng dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika, tatlong araw na di nagtatanaw tama. At sinasagot ko ng sabing may tuwa, sa isa katao'y marami ang handa. Ano pangat walang dinasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwang kumupas, sa kagugunita luhay lalagaslas, sabay ang taghoy kong o nasawing palad. Nasaan si Celia'ng ligaya ng dibdib, ang suyuan na may bakit di lumawi? Nahan ang panahong nisay, niya'y titig ang siyang buhay ko kaluluwa't lagi. Bakit baga noong kami maghiwalay ay di nakitil yaring abang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan sa puso ko, Celia, di ka mapaparam.
itong di matiis na pagdaridita nang dahil sa iyo o nalayong tuwa. Ang siyang tumakay na ako'y tumula, awitin ang buhay ng isang naaba. Selya'y talastas ko't malabis na umid, mangmang ang musat ko't nalumbay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi malait, palaring dingin mo ang taingat isip. Ito'y unang bukal ng bait kong kutad na inahahandog sa mahal mong yapat. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasadlakan man ng pulat pag-ayop, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isang manghimutok, ay alalahanin niyaring naghahandog. Masasayang nimpas sa lawa ng bai, sirenas tinig ay kawili-wili. Kayo ngayon siya'y pinapintakasi ng lubhang mapanglaw na musa kong imbi. Ayon sa dalata't pampang nagligid, tuhonan ng lira yaring abang awit, na nagsasalitang buhay may mapatid, tapat na pagsintay hangad na lumawi. Ikaw ang bulaklak, niring diri-diri, selyang sagisang mo'y ang MAR sa birhing nag-inay, ipamintakasi ang tapat mong lingkod na CFP. Nauunawaan mo ba ang iyong napakinggan? Naramdaman mo ba ang pagmamahal at pangungulila ni Balagtas dito? Ako man, nakaramdam ako ng kalungkutan, pagkapiko at pangungulila sa aking napakinggan o nabasa. Ngunit naniniwala akong higit nating madarama ang bawat saknong kung tunay at ganap ang ating pag-unawa dito. Kaya naman, ating sagutin ang mga katanungan. Una, tukuyin o banggitin ang mga saknong na nakaglalarawan ng pagmamahal ni Balagtas. Paniguradong marami kayong mahahanap dyan na nagpapakita ng pagmamahal ni Francisco Baltasar. Marahil may ilan sa inyo ang nakapili ng ikatlong saknong. Halina at sabay-sabay nating basahin. Nakaligtaan ko kayang dibasahin nagdaang panahon ng suyuan namin. Kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. Maliban dito, maaari rin nating makita ang pagmamahal sa 10 saknong ating basahin. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabakas ko rin sa masayang dongan yapak ng paa mo sa batong tungtungan. Hayan, punong-puno ng pagmamahal, hindi ba? Iyan lamang ang ilan sa mga halimbawa ng saknong na nagpapakita ng pagmamahal ni Balagtas para kay Celia. Tumako tayo sa 2 tanong. Sa iyong palagay, may ibinuo nga bang maganda ang pangungulila ni Balagtas dahil sa kasawian ng kanyang pag-ibig? Siya nga, masasabi nga nating dahil sa kanyang naging kabiguan sa pag-ibig niya kay Celia ay nabuo niya ang kanyang obra na Florante at Laura. At kung nabubuhay man siya ngayon, paniguradong ang kabiguang kanyang naramdaman ay napapalitan ng kagalakan sapagkat pinag-aralan natin ang kanyang walang kupas at walang katumbas na obrang Florante at Laura. Sa 3 bilang, bakit ganoon na lamang ang kanyang naging kalungkutang nadama noong nabigo siya kay Celia? Tama kayo dyan, sapagkat si Celia ang babaeng minahal niya ng lubos. Wika natin sa Ingles na great love. Kaya naman, ganoon na lamang ang kanyang kalungkutang nadama nang mawala ito sa kanya. Kung ating babalikan ang mala MMK na kwento ng buhay ni Balagtas, si Celia ay inilayo sa kanya at ikinasal sa ibang lalaki habang siya naman ay nasa bilangguan na pinagbabayaran ang kasalanang ibinintang lamang sa kanya. Ang pagpapakasal nga ni Celia sa ibang lalaki ang higit pang nandurog sa pusong sugatan ni Balagtas. Tulad ng nabanggit natin kanina, silang dalawa ay pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Sa 4 na bilang, sa inyong murang edad, may mga pagsubok na rin bang kayong napagdaanan at nalampasan?
hanga-hanga. Dapat lamang natapikin mo ang iyong balikat at batiin ang iyong sarili sa inyong tagumpay. Naway mapagtagumpayan pa ninyo ang mga pagsubok na darating sa inyong buhay. Kaya naman, dapat ding mapagtagumpayan ninyo ang susunod nating pagsubok. Upang masakatuparan natin ang ating layunin, kailangan ninyong mailahad ang mahalagang pangyayari sa inyong napakinggan kanina tungkol sa pag-aalay ni Balagtas kay Celia. Ilabas na ang inyong mga sagutang papel at panulat. Handa ka na ba? Kayahin lamang ang format at makikita sa hawak ninyong learning activity sheet sa pahina 36 upang magabayan kayo sa inyong gawain. Narito ang maikling pagbubuod sa binasang saknong bilang 1 hanggang 22. Inalala ni Balagtas ang naudlot na pagmamahalan nila ng kanyang mahal na si Celia. Siya ay nababahala na baka makalimutan na siya nito maging ang mga alaala ng kanilang pagsasama. At ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Upang maibsan ang kanyang nararamdaman, inaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-alala sa nakaraan at sa mukha ni Celia. Inalala din niya ang kanilang mga ginagawa noong sila ay magkasintahan pa. Katulad ng ilog ng Bieta at ilog, ang puno ng mangga na gustong pitasin ni Celia at ang dagat na kanilang pinagliliguan na ayon pa kay Balagtas ay inaagapan nila ito upang hindi maabutan ng alat ng dagat. Ayan, alam kong handa na kayo para sa inyong gawain. Mayroon kayong 2 minuto upang may sagawang gawain. Maaari nyo nang simulan. Habang isinasagawa ito, pakinggan ang isang awitin. Pagkatapos ito, tapos na ang oras para sa gawain.
Tapos na ba ang gawain? Aba, mahusay! Paniguradong naging madali para sa inyo ang paglalahad ng mga mahalagang pangyayari sapagkat nakinig kayo ng may pag-unawa. Palagay ko'y mayroon tayong magkakaibang kasagutan sa gawain ito. Kaya naman, hayaan na ang inyong guro na lamang ang magwasto para sa inyo. Nakatutuwa naman, sige nga, ating pang ipagpatuloy at pag-usapan ang nilalaman ng akda. Kinakailangang masagot ninyo ang aking ilan pang katanungan. Nako, huwag kayong mangamba. Muli lamang natin subukan ang inyong pag-unawa. Madali lang ito, promise. Unang tanong, sa paanong paraan ay papakita sa karanasan ni Balagtas na maaaring magbunga ng kabutihan maging ang masaklap na pangyayari sa buhay ng tao? Aba, mahusay! Ang mga suliraning ating kinahaharap ay sangkap lamang na nagbibigay ng higit pang anghang at dinamnam sa ating buhay. Tulad ni Balagtas, sino nga ba ang mag-aakala na sa kabila ng kanyang mapait na karanasan at pagkabigo, pagkalumbay at pangungulila, pagtataksil ay nakabuo siya ng isang akdang tumatak at buhay? Kahangahangang tunay, hindi ba? Ating pagpatuloy sa ikalawang bilang. Nangyayari pa rin ba ang labis na kalungkutan kapag nawala ang isang mahal sa kasalukuyang panahon? Sang-ayon din ako sa inyo, kahit sang banda natin tingnan, kapag tayo ay nawawalan ng taong mahal sa buhay, ay makakadarama tayo ng labis na kalungkutan. Ang ilan pa nga ay umaabot pa sa tinatawag na depresyon, pagkaawa sa sarili, nawawalan ng gana sa trabaho o pag-aaral. At ang ilan ay nagkakasakit. Hindi biro ang ganitong mga dulot kapag tayo ay nawawalan ng mahal. Isa sa mga dapat nating gawin ay ang magdasal. Huwag nating hayaang huminto ang ating buhay dahil tayo ay nawawalan. Isipin natin, may iba pang nagmamahal sa atin at nangangailangan sa atin. Piliin nating palagi ang maging matatag. Ang kalungkutan ay gawin nating inspirasyon. Tulad nga ni Balagtas, nalikha niya ang isa sa mga obra ng panitikang Pilipino dahil sa kanyang pagdurusa sa loob ng bilangguan. Maliwanag ba? Sa susunod na tanong, paano ba ang tamang pagharap sa mga kabiguan? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok at masasakit na pangyayaring dumarating sa inyong buhay? Sa pagkakataong ito, hahayaan ko na lamang na mag-reflect kayo sa inyong kasagutan. Ang bawat suliranin ay may kaakibat na solusyon. Kung sa inyong palagay ay naging matatag ka sa hamon ng buhay at sa mga pagsubok na iyong naranasan, good job ka! Kung ikaw naman ay may pagsubok na nabigong nalampasan, hindi iyon ang dahilan para sumuko ka. Magpatuloy ka lamang dahil hindi pa tapos ang laban. Palagi nating pakatatandaan na hindi masama ang mabigo. Hindi masama ang naiiwan at nasasaktan. Alam mo kung ano ang masama? Iyon ay ang sumusuko ka nang hindi mo pa nasusubukang lumaban. Kung ikay naging bigo, magpatuloy ka lang kapag ikay nasaktan. Iyak mo lang. Kapag dumarating ang mga pagsubok, magpatuloy ka lang. Maging isa tayong balagtas na sa kabila ng kanilang naging kabiguan, pinili pa rin niyang bumangon. Ginamit niya ang kanyang naging madilim na karanasan at mula dito sumibol ang liwanag na hindi niya inakala. Kaya naman, mga batang Isabelino, laban lang! Palagay ko'y handang-handa na kayo para sa nakahandang pagsusulit. Ang inyo lamang gagawin ay basahin ang kabanatang Ang Mga Pagsubok kay Florante at Aladdin, saknong 1-85. Pagkatapos paghambingin ang dalawang tauhan ayon sa kalagayan sa lipunan, katangian, suliranin at kapalaran sa buhay. Ang mga saknong na ito ay maaaring makita sa Google o kaya naman ay humingi ng kopya sa inyong guro. Tiwala akong may lalahad ninyo ng maayos ang gawain ito. Ang inyong guro na lamang ang siyang magwawasto upang mabigyan kayo ng karampatang puntos sa inyong pagsusulit. Nag-enjoy ba kayo sa ating paglalakbay tungo sa pagkatuto? Yay!
Nakatutuwa naman! Paniguradong mas mag-enjoy pa kayo sa iba pang gawaing makikita sa inyong learning activity sheet. Kaya huwag kaligtaang maglaan ng sapat na oras para dito. Siguruhing may pasan ninyo ito sa inyong guro para sa pagwawasto. Isang makabuluhan at masaganang araw na naman ang ating nalampasan. Huwag pahuli sa susunod nating paglalakbay. Paunang basahin na rin ang susunod nating aralin para sa mabilis na pagkatuto sa susunod nating pagsasahimpapawid. Aming pinapasalamatan si Binibining Jenny Beth B. Umalia, School Pride Airport sa episode na ito para sa Radyo Eskwela at gayon din ang buong RBI production team ng SDO Isabela para may sakatuparan ang learning broadcast na ito. Isang araw na punong-puno ng kaalaman na naman ang lumipas. Panatilihin pa ang pakikinig dito sa ating Radyo Eskwela sa Isabela para sa pagpapayaman ng ating kaalaman. Ako ang inyong nakasama, Ginoong Redense Andres mula sa San Mariano, Isabela na nag-iiwan ng katagang. Sa panahong nakakaranas ng hinagpis, manalig kang may Diyos na didinig sa iyong pagtatangis. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Patuloy, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!